Hello, good day! Andito na naman tayo ngayon para pag-usapan at ituturo ko sa inyo ang bagong process. Pagkatapos ng tatlong processes na ating diniscuss, those are auto cycle, diesel cycle, at yung dual cycle na kung saan pinaghalo natin yung parehong diesel at auto. Ngayon, bagong process na naman. So we'll talk about Brayton cycle. And much of the discussion on Brayton cycle, a brief discussion, sasabihin ko sa inyo, ano nga ba yung Brayton cycle? And ang Brayton cycle, it is a thermodynamic cycle in which usually, yung working fluid mo is compressed and then used to move a gas turbine. Ibig sabihin, Brayton cycle. Brayton cycle is also a gas turbine cycle. Now, ano ba yung mga types ng Brayton cycle? Meron yan dalawang modes of operation. Yung isa, the open cycle. Yung pangalawa, which is the closed cycle. Ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Now, yung open cycle, pagkuha mo ng hangin from the surrounding, going to your compressor, pupunta yan sa combustor, kung saan ang combustor mo, magkakaroon ka ng combustion dahil mag-introduce ka ng air, fuel, at spark. Ngayon, magkakaroon ka ng mataas na temperatura, nagkaroon ka ng apoy, nag-combust ang hangin and then fuel. And then, yung movement nun na nag-create ka ng sudden energy from the explosion, papasok yun sa turbine mo. Kung saan ang turbine mo, pagaganahin niya. And then, yung turbine mo ang gagamitin to generate electrical power. At yung iyong exhaust will be thrown out of the system. Ibig sabihin, hindi siya nagsa-cycle. Kung ano yung pumasok sa kanya, lalabas siya ng mainit na hangin. So, itatapon yung itatapon sa surrounding. And then, ano nga ba yung closed cycle? Ang closed cycle, pinagkaiba niyan doon sa iyong open cycle, ibig sabihin, yung exhaust mo, gagamitin mo uli yan. Gagamitin mo uli, papupuntahin mo sa intercooler or a heat exchanger kung saan i-condition mo yung hangin na papasok doon sa iyong compressor. Kaya lang, tatanggalan mo ng init yung hangin using a heat exchanger. So, magkakaroon ka dyan ng QR or the heat reject galing doon sa exhaust gas mo. Okay? Yun lang yung pinagkaiba niya. And then, sino nga ba naka-invento niyan? Ang naka-invento niyan ng Brayton cycle or ang nakatuklas is George Brayton. Okay? Ano nga ba yung mga processes na meron dito sa ating Brayton cycle? Now, di ba, going back dun sa ating auto cycle, meron tayong SVSV. So, dalawang isentropic, dalawang constant volume. Sa diesel naman, SP and SV, isang constant pressure, isang constant volume, at dalawang isentropic. Now, sa dual, meron kang dalawang constant volume, isang constant pressure, at meron ka ding dalawang isentropic. Now, for your Brayton cycle, meron kang dalawang isentropic processes kung saan magkakaroon ka ng compression at sa turbine work. Magkakaroon ka rin ng dalawang constant pressure kung saan magkakaroon ka ng heat addition and heat rejection. Okay? Other term for Brayton cycle. Brayton cycle, ang sabi nila, nabasa ko sa ibang book, it is called the Joule cycle. Or, it is also called as the reverse refrigeration cycle. Now, di ba nirepresent natin yung ating mga processes from auto, diesel, to dual using RPV diagram? Okay, as you can recall, mas naiintindihan natin yung flow work and then the work done of the system gamit yung PV diagram. Now, in this case, mas maganda na gamitin natin ang TS diagram. Bakit? Kasi sa TS diagram, dito natin makikita yung initial case, the second point, third point, and the fourth point. Ano ba yung mga lagay ng kanilang temperatures? Kasi yung ating system
ang relationship ng kanyang temperatures are very integral. Ngayon, ipapakita natin. Kaya i-drawing muna natin siya using our PV diagram. And then, papaliwanag ko sa inyo yung processes involved there. Okay? So, ito muna. Sa PV diagram, meron tayong point 1, kung saan dyan ang initial state natin. Karaniwan, sa point 1, the air that you will introduce to your system is atmospheric air. Ano nga ba yung atmospheric air? The atmospheric air contains what? The ambient temperature of the air. Depende yan. Hindi mo masabing 21, hindi mo masabing 28. Depende yan sa ibibigay dun sa iyong condition. But pag sinabing atmospheric air, it is 1 atm, 1 atmosphere. Or 101 kilopascal. Atmospheric air nga eh. And then, yung process 2 mo, from process 1 to 2, tataas ng bagay yung temperature mo, ganun din sa 3, bababa sa 4, pero laging ang pinakamababang temperature is at point 1. Kasi dyan mo i-introduce yung air, atmospheric air, sa iyong system. Now, let's see. I-analyze natin yung system. Di ba sinasabi ko sa inyo, mas madali siyang matandaan kapag dino-drawing. Wala akong hawak na notes, so i-drawing lang natin siya kung paano natin gagawin. Now, pagtuunan natin ng pansin yung TS diagram. Kasi sa PV diagram, mas magandang gamitin ang PV diagram in order for you to get the flow work. Okay, yung mga work na makukuha mo sa system. But here, mas magandang makita natin yung work gamit yung ating relationships. Okay? Now, let's see. Okay. Ang pinakamabisang gamitin dito is the TS diagram. So, lagi kong dino-drawing yan. Okay? Drawing natin si TS diagram. Marami tayong madi-derive using this diagram. Okay? So, TS. Temperature and entropy diagram. So, at point 1, nasan ba ang point 1 mo dyan? Laging nasa pinakababa ang point 1 mo. Okay? Okay. So, let us see. Number 2, point 2. Bagyang mas mataas siya sa point 1. Point 3. And point 4. Now, tignan natin. Sa point 1, kukunin mo si air at initial condition. So, this will be point 1. Sa point 1, karaniwan, sinabi ko nga, that is atmospheric air. Now, magkakaroon ka ng compression. So, that is the compressor work. Iko-compress mo yung air isentropically para mataas ang pressure niya. Okay? Dito, the working pressures in your system is always dalawa lang. Kapag simple Brayton cycle. Okay? And then from 2, ito yung point 2 eh. Point 2 to point 3. Yan, point 3. Itong line na to is the constant pressure line. Constant pressure line. Ibig sabihin, P1 is the lowest pressure, P2 is the highest pressure. And then, from your 3 to 4, bababa siya ng temperature. And then, going back to 1, that is constant pressure process again. Okay? Now, this will be number 3 and 4. Mas mabisang gamitin yung TS diagram natin. Bakit? Kasi dito pa lang, makikita na natin kung ano yung may pinakamataas na temperature. Now, we can see na temperature 3 ang pinakamataas. The temperature or the highest temperature of the system. Now, initial point 1, which is the lowest temperature of the system. Naipakita natin. Okay? Kapag gumawa ka ng diagram, yan,
Baguhin natin yung diagram natin. Gawin natin tong compressor. Okay. So that is a compressor. Dito. Paganon. It's your compressor. Aakit ka dito, which you will have a combustor, kung saan nangyayari yung combustion mo. And then meron ka ditong turbine. Yan. And then dito meron ka ditong heat exchanger. Okay? Pagsasamahin natin. I-assume na ganito. Tanggalin muna natin to. Okay? Tanggalin muna natin tong ating heat exchanger. Usually, that is a cooler, air cooler, or heat exchanger lang. Simpleng heat exchanger. Ngayon, if this is point 1, papasok siya ng iyong turbine or ng iyong compressor. Yung compressor mo, mag-i-input ka ng power dyan, ng work ng compressor, para itaas mo yung pressure ni 1. Okay? Meron kang initial state dito na pressure 1, napakababa, it is either atmospheric or lower. Iaakit mo dito sa iyong combustor na mas mataas ang pressure. So that is 2.2. Yan, sa iyong combustor, mag-i-introduce ka ng fuel. Ayan, fuel. At kapag present ang air, fuel, and then spark, mag-i-create ka ng heat. Okay? Mag-i-create ka ng heat dyan. Ngayon yung heat na yon, itataas niya yung temperature at constant pressure para pumasok sa turbine na napakataas ng temperature. That is temperature 3. Now, ganito ang pag-represent sa kanya. The cycle goes like this. Yung turbine mo ang mismong nagpapaikot nitong iyong compressor. Kaya tinatawag yan na minsan turbo, turbo compressor, and then turbine, turbo compressor, turbine and compressor, magkasama yan. That is directly coupled with each other. Okay? Di-utilize mo yung kinetic energy na ginagawa ng iyong turbine, itong turbine mo, sa iyong compressor. Ganun yan. And then ilalabas mo dito as exhaust gas, 0.4. Para mas maintindihan nyo. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng combustion at constant pressure, tataas mo yung temperature sa 3. Ngayon, yung exhaust gas mo, hindi pwedeng mas mababa yan sa 1. Laging mas mataas ang T4 sa T1. Okay? Oh, gets nyo? Okay. Ganun lang naman yung kanyang processes. So, napakadali. Okay? So, dito, ilalagay natin, mag-i-introduce ka ng heat dito, that is QA. Magtatapon ka ng heat dito, that is QR. And then, nagkaroon ka ng turbine work. Since yung turbine work mo, turbine is a power producer, ilalabas mo dyan. Work ng turbine. Okay? And then, work ng compressor. Now, tignan natin yung relationships between them. So, uburahin ko ito, ah. Para mas madali natin maalala. Now, nagdo-drawing lang ako. Wala akong notes. Iniintindi ko lang yung drawing. So, I hope you can also understand this. Kasi, pagdating natin ng board exam, wala tayong mga notes. Kailangan matandaan natin sila. And then, this is the discarte para na i-solve natin siya. So, dito muna tayo sa point 1 to 2. Sa point 1 to 2, meron ka dyan process na isentropic. That is isentropic process. Isentropic compression. Now, for your isentropic compression, magkakaroon ka ng work ng compressor. Okay? So, for the work ng compressor, pwede nating masabi, this is a throttling process. Okay? Isentropic, eh. Pwede rin yung throttling process. Or constant enthalpy. And then, ang constant enthalpy mo,
or constant enthalpy. Sorry. Hindi pala siya constant enthalpy. That is isentropic process or the change in enthalpy. Specific enthalpy. So, that is delta H. O yan. Ganyan yung compressor work mo. Now, that will be, ano ba yung delta H? Going back your thermodynamics one, delta H is equal to the mass times the specific heat at constant pressure times the change in temperature. Now, lagi nating tatandaan that lagi nating mas mataas na uuna. Laging temperature na mas mataas sa mauuna. So, T2 minus T1. Okay? Pero paano natin masosolve si T2 given T1? Dito, sa process na to, laging given si T1, T3, binibigay niya si K, yes, si K. Si P1, binibigay din niya. Ano pa ba ang binibigay niya? The pressure ratios, so P1 and P2, binibigay niya yan sa problem. Now, in order for us to solve yung T1, ganito na yan, T1, or T2, rather, T2 is equal to T1 multiplied by P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Ngayon, ano bang relationship to? Going back again to your thermodynamics, yung relationship ng temperature and pressures using our isentropic process, ganito mangyayari. Okay? And take note that all the parameters should be in absolute form, absolute value. Okay? And then let's see, ano nga ba ang meron lang dito? Wala naman tayong compression ratio. Mas magandang tandaan na ang meron tayo ay pressure ratio. Now, the pressure ratio, we can denote that as RP. Yan yung ratio of the maximum pressure over ratio of the maximum pressure divided by the minimum pressure. Now, this is P2 over P1. Now, meron tayong ganyan. Okay? Eh, wala namang binibigay kasi na volumes. So, meron tayong na-derive na dalawa ng formula. Yan. Pwede pa nating simplify to. So, T2 will be T1 times RP K minus 1 over K. Minsan, hindi binibigay yung volume. Temperatures lang ang madalas na binibigay pagdating ng iyong Brayton cycle. Okay? Naka-derive tayo ng apat na formula para sa 0.122. Okay. Solve na yun. So, going at your 0.223. Yan. Buruin natin. So, for your 2 to 3, process 2 to 3, ang process niyan will be constant pressure or isobaric process. So, that is constant pressure. Now, if constant pressure yan, and then meron kang heat added, that is the combustor side of your Brayton cycle, nagkaroon ka na combustion, meaning, meron kang given na T3. Okay? Given dyan si T3. Now, magkakaroon tayo ng total heat added. And since constant pressure again siya, tandaan natin, sa ating thermodynamics 1, at constant pressure, heat addition niya will be equal to the formula na M Cp delta T, or the highest temperature minus the lowest temperature of the process, T3 minus T2. So, na-derive na natin yung formula ni QA. Gamit lang ito, itong formula nito. Okay? Anyway, ito naman is the constant pressure line. Ito rin, constant pressure line. Itong line na to is the constant entropy line. Ganun lang ang pag-represent sa kanya.
Now, ano ba yung mga parameters na nabibigay dyan? Si Tito na-solve natin kanina. QA na-solve na natin. Si T3 always given yan. And much for that, wala tayong masyadong masasolve dyan. Okay? So, go na tayo dito muna sa inyong process 3 to 4. Okay? Ito lang yung na-derive natin na formula dyan. Napakadali ng Brayton cycle. Pero kapag nilagyan mo na auxiliaries yan, like regeneration, okay, mag-iiba na yung computation yan. Pero merong mga cases dun na kung saan sinasabi na ang regeneration mo is done na the regeneration is done na meron siyang 100%, ibig sabihin makukuha natin yung kanyang mga parameters, iba't ibang parameters. And then dito sa graph, madadagdagan yan. Pero hindi ko na i-discuss yun dahil i-discuss yun pagdating ng inyong power plant design. Meron lang akong ibang pointers dito para ma-introduce sa inyo yung Brayton cycle. Okay? And then at process 3 to 4, yan. Yung process 3 to 4, again, isentropic pa rin. But this time, expansion na. Kasi bumaba na yung pressure mo. So this is expansion. Okay, ano ba yung makukuha natin dito? Since this is isentropic pa rin, makukuha natin si T4. Okay, tignan nyo lang yung graph. Dito, ang ginawa natin, i-multiply natin si T2 kay RP. Okay? Tumaas yung value ni T2 kaysa kay T1. Dito, titignan nyo sa graph, bumaba yung value ni T4 kaysa kay T3. So, ang gagawin natin para pababain yung value from T3, i-divide na lang natin siya nung pressure ratio. Okay? And then the pressure ratio is denoted by RP raised to K minus 1 over K. Masasolve na natin si T4. Okay? And since meron tayong work ng turbine, the work of the turbine, again, for specific work, and then specific change in enthalpy, kasi dito, change in enthalpy lang naman yan eh. Pag isentropic work. So, delta H is equal to M Cp, going back again to your thermodynamics 1, delta T. Kaya lang, mas mataas na temperature, maminusan natin ang mas mababang temperature. That is T3 minus T4. Yan. Nakuha na natin yung dalawang formula sa kanila. And then, dagdagan ko kaya. Sige, mamaya na lang. So, nakuha na natin yung dalawa pang formula. Yan. Now, going naman sa iyong 4 to 1, going to initial state. Okay? May solve pa ba tayo? Yes, QR. Wala pa tayong QR. Okay. So, for process 4 to 1, that is again constant pressure, heat rejection naman, itatapon mo na yung init dahil sa exhaust. Okay? For some systems, nilalagyan siya ng intercooling. Or hindi lang intercooling yan. Ang tawag doon, nung ako nagtatrabaho sa power plant, that is a air cooler, charge air cooler, or exhaust air cooler. Yun yung mga types ng common ginagamit doon is the plate heat exchanger. Or commonly, pag mga sakyan, that is radiator. Meron kang coolant. Yung coolant na yun, yung nag-i-absorb ng init mula dyan sa iyong exhaust. In some other cases, charge air cooling lang. Ano ba yung charge air cooling? Yung charge air cooling, parehong air ang ginagamit nila. Meron kang fresh air, i-introduce mo sa system, and then yung hot air, magpa-pass through dun sa iyong condenser. Hindi condenser yun, that is radiator. Okay? Pero ang pinakamabisa kasi dito, meron kang, yung turbine mo is water-cooled. Pero ang ginagamit ng iba, air lang, air-to-air cooling. Okay? Kasi pag tubig ang gamit mo, marami kang losses. Meron kang windage, meron kang evaporative loss. So, going back, 4 to 1, constant pressure,
heat rejection. So QR, wala na tayo isosolve kasi nasolve na natin si T1, T2, T3, and T4. Okay? QR equal to M CP kasi constant pressure siya, delta T. So, T4 minus T1. Okay, nakuha na natin yung formula for QR. Yan. Now, paano naman yung mga work relationships and then the heat relationships? Ganito yan. For a perfect system, tignan nyo ah, for a perfect system, yung work net natin is equal to yung parehong work na ginawa or yung parehong heat na meron ka. And since dalawang work ang meron tayong compression work and meron tayong turbine work. Tandaan nyo, sinabi ko kanina sa diagram na nagpapagana ng iyong compressor ay iyong turbine. The kinetic energy and the shock power na meron dun sa turbine mo. Okay? Ibig sabihin, your turbine will be having the higher value than your compressor value. So, work ng turbine minus work ng compressor. Ganun yun. And then, pwede natin to expand yung formula na yan. So, work net will be equal to, ano ba yung work ng turbine mo? And since lahat naman sila, pare-parehong constant pressure, so we might say, pwede natin ilabas si MCP. Okay? And then, yung work ng turbine, tignan na lang natin dito sa graph. Ano yung pinakamataas na temperature? T2. Ano yung pinakababa? T1. And then, i-minus natin yung work ni compressor. Ay, baliktad pala. Baliktad ako. That is, sorry. That is T3 minus T4 minus yung work ng compression, that is T2 minus T1. Okay. T2 minus T1. So, nasolve natin yung T1. Okay. So, for the relationship naman, yung work net mo, gamit natin yung parehong heat. Yung heat added and then heat rejected. So, QA minus QR. Okay. So, pwede natin tong expand. So, work net will be equal to QA. Ano ba yung QA natin? Since pareho lang yan na constant pressure, ilabas na natin yung MCP. Then bracket, yung QA mo is nangyari dito sa process ng 2 to 3. So, T3 minus T2. Minus, nangyari yung iyong rejection from 4 to 1. So, T4 minus T1. Okay. So, may nasolve na naman tayong bagong mga equations. Yan. Okay, madali tandaan kapag meron kang drawing. So, paano naman ang efficiency ng cycle? Okay, set natin to, set aside natin to. Ang sabi ko, di ba, kapag mga heat producing and then work producing, ginagamit parati natin, pag mga thermodynamic cycles, ginagamit natin for efficiency E, ng thermal, mga thermal engines, ang ginagamit natin is the work applied to the system divided by yung total heat na meron i-produce yung system mo. Okay. Yan yung ating basis. Now, pwede natin tong gamitin. So, work net. Ano ba yung work net natin? Di ba meron tayong pwedeng 1 minus QA or QR over QA. Pwede yan. Pwede rin to. Ano ba yung equation ng work net mo? Sige nga, alalahanin natin. Di ba pwede namang ganito, ilabas na natin yung QR. Ano ba yung QR? Work net. WK, pero mas maganda kasi gamitin yung heat. So, work net
mas mahaba, pakita ko sa inyo, may worknet mo, pwede ka dyang yung turbine. Okay? So, this is, tanggalin natin yung MCP. Dahil cancelable naman yon. This is the work turbine, T4 minus T3. Or T3 minus T4, mas mataas pala yung T3. T3 minus T4 minus yung work ng compressor, T2 minus T1. All over, ano yan? Yung QA, that is T3 minus T2. Yun. So, natin. Now, pwede pa natin itong isimplify na mas maikli. So, thermal efficiency will be equal to 1 minus QR over QA. Pwede na yun. 1 minus, ano ba yung QR mo? Dito nangyari sa 4 to 1. So, that is T4 minus T1 all over QA. T3 minus T2. Minus T2. Yun. So, that is your thermal efficiency. Ngayon, meron pa rin tayong thermal efficiency. Okay? If given ang RK, ang RK lang naman natin is V1 over V2, at given naman ng iyong RP, P2 over P1, pwede natin gamitin yan, ganito lang. E, thermal, 1 minus 1 over RP raised to K minus 1 over K. Pwede rin natin gamitin yung 1 minus 1 over RK raised to K minus 1 over K. Yan, ang dami natin pwedeng gamitin kay Brayton cycle pagdating ng ating thermal efficiencies. So, pwede natin siya masolve in different ways. Okay. Ano pa yung mga pinahanap niyo dyan? Pareho lang naman yan. Ito na yung pinaka-basis niya. Ang dami mo lang talagang mahanap pagdating ng iyong thermal efficiency. Na meron pang iba dyan na pinahanap. Like the mean effective pressure, yung heat supplied ng fuel. I-discuss ko yan, okay? So, set aside na natin to. Natapos natin siya, okay? Sa thermal efficiency. So, let's go with determination ng mean effective pressure. Again, the mean effective pressure, like what I've said in different discussions, it is the operating pressure at which the volume displaced and power, optimal power, is produced. Okay? That is MEP, or the work net is equal to MEP times BD. Now, hanapin natin yung MEP. MEP, or mean effective pressure, is given by this formula. Yung work net natin over BD. General yan. Okay? Paano naman yung heat supplied by the fuel? For fuel, tignan nyo ito ha. Ito yung ating combustor. Ito daw yung heat supplied by the fuel. QF. QF. Okay? Yung heat na mapaproduce mo dyan is the mass. Meron kang mass ng fuel, meron kang heating value ng fuel. Kailangan natin determine yun. Okay? Pero wala pa naman tayo sa determination of the fuel, yung ating HHV ng fuel, higher heating value. So, ibibigay ko na lang yung equation. The Q, or heat of the fuel, is yung mass ng fuel times QH. Ano yung QH? That is the HHV. Higher heating value ng fuel mo. Okay? In what? Kilojoule per kilogram? Or BTU per pound. And for higher combustion, tuturo ko pa rin yan. So, nasolve natin siya. Ano pa ba yung pinahanap dyan? Meron tayong note dyan. For both open and closed cycles, pareho lang sila ng prinsipyo. Kaya, yung tinulad ko lang dito yung ating diagram. But, once na nag-mix na daw yung fuel mo, with naging flue gas daw, iibay natin yung gas constant.
Okay, nagbabagong gas constant. Ano ba yung sinasabing gas constant dyan? Yung R. Yung R. Ngayon for ano, hindi ko na i-discuss yun, okay? Ang gagamitin lang natin ditong gas constant is always air. Okay? Nagbabago lang talaga siya pag naging, nagkaroon ka ng flue gas. Okay? So, for the combustor efficiency, ano yung efficiency nito? Yung combustor efficiency, E, is equal to yung heat added to the air divided by heat added by the fuel. Yan lang yung combustor efficiency. Okay? Ito lang yung ibang mga equation na kailangan natin tandaan. This is in percent. E ng combustor. H na lang natin. Yan. Okay? Meron pa dyan sinasabi. Meron pa dyan sinasabi yung back work ratio. Ano ba yung back work ratio? Yan, binibigay ito sa ano eh. Sa board exam, madalas ko mabasa itong back work ratio. But what is the back work ratio? Back work ratio is the compressor na sinasabi ko nga, coupled to the turbine and takes work from it. Diba? Dinowing ko kanina. Directly coupled ang iyong compressor sa iyong turbine. Kaya nga sinasabi na turbo compressor. Kasi yung ikot niya, sabay ng turbine mo. And then, the back work ratio is the percentage of work taken by the compressor to the turbine. Kaya nga, kapag 100% ang back work ratio mo or 1, ibig sabihin pareho lang sila ng power. Walang ganun. Never to ideal yun. Okay? In actuality, mas mataas parati yung work ng turbine mo sa compressor mo. Kasi nga may mga losses ka eh. Meron kang friction losses, meron ka sa power losses sa shop. Hindi ganun kaganda yung system. Okay? Lagi may losses yan. Ang main contributor doon is friction. Okay? And sabi ko nga, kinukuha lang naman niya yung power dito. And that a percentage, siyempre, work ng turbine, ibaba natin para mas kita. The back work ratio, or ganito, RBW equal to yung work ng iyong compressor divided by work ng iyong turbine. Yan ang back work ratio. Back work ratio. Okay? Yan, nakuha natin. Ngayon, ano ba yung overall thermal efficiency ng iyong system? The overall thermal efficiency, kapag binigay na yung generator output mo. Okay? From your turbine, lalabas yan. Ito yan, oh. Ayan, turbine mo. Meron ka dito ang generator. Ayan, yung generator mo. Meron kang turbine work, meron kang generator work, or electrical power. Ngayon, for your EO, syempre, gagamitin mo yung pinakamataas na power. At kung ano yung in-input mo dito. Meron ka sa taas na combustor, nag-input ka ng heat sa fuel, so gagamitin mo yun sa heat ng fuel. Ibig ko sabihin, the overall, kung anong ginamit mo na pampagana sa kanya or fuel to the total output na pinuduce niya. Okay? Ito yung ating EO. Hindi yan yung sa mata. Okay? Ano pa? Meron dito sinasabing optimum pressure ratio. Ano ba yung optimum pressure ratio? Again, by definition, the optimum pressure ratio is the state in which the current pressure ratio creates the highest amount of work. Yan yun. The optimum pressure ratio is defined by this formula. Tignan nyo. The optimum pressure ratio, yung RP, is equal to the temperature na maximum divided by temperature minimum raised to K over 2K minus 2. Yan yan. T max over T min. Yan yung ating optimum pressure ratio. And then, much for the discussion, meron sinasabi dyan, pag regenerative ang iyong turbine, ibig sabihin yung magiging temperature mo sa isang point will be equal to one point. Okay? Pero dito, since this is ideal Brayton cycle, kung saan 4 points lang ang meron ka,
from your compressor to the combustor to the turbine up to the exhaust. Ito lang yung ating simple system. Ganyan lang siya pinapaliwanag. So, wala kang makakalimutan. And to wrap it up, ganun lang ang pagsosolve ng iyong Brayton. Kapag dinodrawing mo, kaya mo siyang isolve. And for the sample problems, it will be given sa susunod nating mga videos. So, thank you and bye-bye!